At narinig nyo ba yun? Gising na si Liam. Nag-lipstick lang ako na pula. Gising na. Okay, tara. Puntahan natin siya. Welcome sa inyong lahat dito sa aming channel. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang notified. Kami si Justin and si Chris at ito ang aming simple life. Note na comment down below. We share and like this video. Welcome back to another vlog. Kamusta kayo mga JK babies? Ito na naman tayo, nagsama-sama na naman tayo kasi tatry na naman natin na magpapayat gawa ng I was doing well tapos biglang nagka-ECQ, so from 67 naging 70 ako. Nakakaloka. Ganun kasi ako minsan kapag sobrang stressed and sobrang anxious ako sa mga bagay-bagay. I eat and I have to manage my stress very well. Kailangan yung stress management ko ay talaga naman pinagtutuunan ko ng pansin. Kasi kung hindi kakain ako, nakakain. So dahil dyan, I am back to 70. By the way, ang pinaka-heaviest ko was 72, pero 70 ako ngayon. Pero feeling ko, kaya ko naman tong ibaba. Basta lang ayusin ko lang ang aking stress management. So dahil dyan, tayo ngayon ay nakapang-workout clothes. Ang ganda nitong workout clothes na nabili ko sa Lazada. Ano ako tumao? Diba? Anyway, ito ang aking bilbil. At ang aking matabang braso. Tayo ngayon ay magko-chloeting at the beginning of the vlog para ma-inspire tayo lahat mag-workout. Everyone, katatapos ko lang maligo at ako ay medyo nagbihis ako ng konti. Ayan, medyo nagsuot ako ng something na I see myself wearing kung ako ay lalabas. Hindi man po tayo lalabas, dito lang tayo sa bahay. Pero naisip ko kasi lately, lagi ako naka-loungewear, lagi ako nakapambahay na yung ready matulog. Kaya tuloy lagi akong inaantok, lagi kong gusto mag-siesta. Tapos maglalagay lang pala ako ng hair care sa aking buhok. And ayan, dalawang pumps itong Pantene Pro. Sobrang, I super duper love it. Uy, kamusta yung pag-shopping nyo sa Watsons? Nakakalokan. Ang Watsons po, nag-price drop sila. Naka 50% off yung mga paborito kong skincare products. Kaso hindi ako nakaabot sa sale. Nakakainis kasi marami pa akong stocks dito. Sabi ko baka ma-overstock ako ng mga bagay na wala nang pwesto dito sa aking office. Tapos, Pantene pa din, syempre. Maglagay lang tayo. Nasa stage na yung buhok ko na kung saan may sarili na siyang buhay talaga. Ayaw niya na makinig sa akin. So, aayusin ko tong buhok ko na to. Yung workout ko kanina, ang sarap, in fairness, ha? Tapos, alam niyo ba, kung gaano ka simple at medyo maganda yung aking suot-suot ngayong araw na ito, ay, ang footwear ko ay ito. Kasi nga, di ba lagi ako naka-loungewear? Tapos may mga times na nagtatapak ako, hindi ako nagsusuot ng house slippers. Ang nangyari sa paa ko, papakita ko sa inyo. Ayan, nakikita niyo ba? Nagtibak-tibak ng bonggong-bongga yung aking sakong. Ayan. Kadiri. So, ang gagawin ko, maglalagay ako nitong O'Keefe's na for healthy feet na foot cream. Tapos, magsusot ako nitong parang silicone na medyas. Bumili pala ako sa Lazada nung silicone na pwedeng sasakong mo lang siya isot. Kasi medyo mainit kasi to, yung ganito. Tsaka hindi ako sanay talaga ng ako ay naka-medyas. Kaya, ang bibilin ko na isa, yung ganun lang, yung dito lang. Sa heel lang siya nakalagay. Gawa ko, lagay lang tayo nito, mga ganyan karami. Kita nyo ba? Focus lang ako dito kasi tinitibid natin, mauubos na siya. Lagay tayo na, ito na lang siguro, snail white. Cha-ching! Natin dito sa ibabaw. Suot na natin to. Ang ganda ng suot, tapos mukhang ano yung paay, no? Para kahit papano, habang nag-i-edit ako, nagtatrabaho ko ngayong araw na to, ay nato-treat na yung cracked heel. Tchan! May bata na pong inaantok at mag-makeup pa sana ako, kaso nanghingi na ng lambing ang bata, kaya eto, mommy duty muna tayo.
Sobrang helpful talaga nitong office chair na to talaga naman. Sa totoo lang talaga. Pwede mong yugyugin yung bata ng pa side to side. O kaya pa ganyan-ganyan. O, diba? O, nakikita niyo yung mata ni Liam. Nilalabanan pa niya. Pero maya-maya ito tulog na. La la di da di da la. La la di da dan da di dan dan dan. La la di da di 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 di. By the way, this lipstick is by Tom Ford. Ang shade niya ay Scarlet Rouge. At narinig niyo ba yun? Gising na si Liam. Nag-lipstick lang ako na pula. Gising na. Okay, tara. Puntahan natin siya. Gising na si Liam. Hello po. Hindi mo napansin, no? Nakatulog ka kanina. Ang taas naman ng bewang mo dyan sa shorts mo, anak. You wanna watch TV? Watch TV. You wanna watch TV? Okay, let's watch TV. Watch TV. Oh! Sakto na na. Three. Four. So, habang nanonood si Liam, i-share ko lang pala sa inyo yung binili ni Daddy Justin. O, di ba may pasalubong siya sa akin na isang araw? Kasi, hindi ko alam kung ano eh, napanood nyo to sa aking IG story. Pero, nagkaroon ng sale sa Lazada nitong mga cast iron na may mga bilog-bilog. La, ba't may mga bilog-bilog to? Ano, silica gel? Ayaw. Ah, okay. May mga silica gel na kung delikado. Anyway, as I was saying, so nag-sale to sa Lazada, sa handyman na ano, alam no, yung store, di ba? Tapos, from 2,500, naging 1,700 na lang siya. Kaso, saka dadalawang isip ng inyong yours truly, eh, hindi ko na inabutan. Nag-add to wishlist na, ibig sabihin, na-sold out na siya online. Kaya, nung nasabi ko yun kay Daddy Justin, bumili siya sa True Value. Wow, Daddy! So many silica gel! Medyo marami na. Yeah. Oo nga eh. Dahan-dahan po kayo. Teka, teka. Binudbudan nila ng silica gel. Ito? Baka nabutas yun. Ah, nabutas yung isa. Okay. Ayan, buti wala pa naman napupunta sa sahig. Nandito lang siya lahat, sa table. So, ito yung itsura nitong pan na to. Ang tawag dito, cast iron. Ayan siya. Kasi, di ba madalas kami nagluluto doon sa aming, ang tawag doon sa pan natin, love, induction pan. Maganda yung induction pan natin, no, kulay gray. Nung bago, maganda. Pero eventually kasi yung coating ng nonstick, nawawala. So, ayun. Kaya sabi ko, siguro mag-invest na tayo sa magandang ano talaga. Tawag itong magandang pan. Kaya, nung nag-sale to, sabi ko na ako, this is perfect! So, ayan siya. Ito maliit. Ito yung mas malaki, cast iron siya. Tapos, ito, kailangan to minimaintain mo ng mantika. Kasi kung hindi, anak, mga ngalawang siya. Tapos, ang maganda dito, makikita nyo to sa mga, atal dito, yung mga future recipe videos dito sa channel. O, di ba, bongga! Ang dami silica gel! Kasi bawal siya magkaroon ng moisture. So, that's that. Dahil in-unbox ko na itong mga cast iron pans, kinakailangan ay ma-season sila. Yun yung term na ginagamit. Para yung mga bagong pans na kagaya nito ay ma-maintain na maging rust-free siya. Tapos, kumbaga para i-cure mo siya sa oven for 1 hour nang meron siyang coat ng oil. So, yun ang gagawin natin. At may batang busy na nandun. Hi, Liam! Say hi! Ito yung una at huling beses na ito ay ating huhugasan gamit ang sabon. Okay, so ang gagamitin ko na lang si Joy Easy Spray and itong part na to ng ating dishwashing sponge. Yan. Okay. And then, kaskas lang natin siya ng maigi like that.
ngayon, please be very careful. Medyo mainit-init pa to. Tansyahin nyo lang. And gagamit na lang tayo ng paper towel para sure talaga na makuha natin as much water mula sa pan as possible. Ngayon, gagamit tayo ng canola oil. Ito yung usual lang na pinampiperito namin dito sa bahay. At may iba't iba pang klase ng mga oils na pwedeng gamitin sa mga cast iron pans. Pero ito yung available namin. So, maglalagay tayo ng oil. Start tayo dito sa pinakamalaki muna. Komplikado pala niyan, love, no? Oo nga, pero isang beses mo lang ito gagawin. After nito, i-maintain mo na siya ng pahid ng mantika. One time lang itong... One time lang itong ganitong proseso, hindi every time na gagamitin. Tapos halimbawa, kapag nakapagpirito ka doon or nakagawa ka ng sauce, babalawan mo lang siya ng mainit na tubig. Wala na sabon yun. Wala na. Isang beses mo lang siya sasabonin. So, dyan muna yan. Pati yung isa mamaya. Hindi kasha eh. Dalawa lang kasha dun eh. So, eto na guys. Tapos na nabake ko na sila lahat. Di ko na napakita sa inyo ha. Kasi sumakit ang bonggang-bongga yung aking mata. At eto na po yung dalawa. Nilagay ko na dun. Okay na. Pre-seasoned na tong oyster na pan na to. Pero inulit ko lang. Para sure tayo. Kasi tingnan nyo, nag-iba talaga yung itsura niya kahit na pre-season na siya nung nilabas ko siya sa box. Tapos ito ang ulam namin for tonight. Actually, si Liam lang at saka susubo lang ako ng konti. Paborito ko tong langka. Si Daddy Justin yun. Naku, sobrang addict dyan. And I'm just gonna be sharing with everyone a few of the items that I got. Bumili ako ng pangalawang box ko na to ng Hello Glow. Bago na yung packaging nila, sobrang... Ang ganda nitong product na to. Itong skincare line na to, I super duper love it. Sobrang simple lang niya. Although, ibang cleanser ang gagamitin ko kasi meron na siyang kasama na soap. Pero hindi ito yung gagamitin ko. I'm just going to set this aside. Ito talaga, itong tatlong to, as in, para sa mga panahon na tamad na tamad ako mag-skincare. Yes, darating din yung mga panahon na yun na sobrang ayaw ako mag-skincare. Ayaw ako mag-buy ng kahit ano. So, ayan. Ito na lang yung ginagamit ko. Tapos, nabili ko pala yan kay Kike si Maria. Tapos, ito din. Bumili rin ako kasi nakita ko na sobrang bestseller ito. So, gusto ko malaman if it's really good. Abangan ninyo kasi baka ma-feature ko to sa isa sa mga beauty videos ko. And maliban dyan, si Ever Organics pala nagpadala rin sa akin ng napakalaking box na punong-puno ng mga Ever Organics products! Ang bongga! Ayan. Meron sila dito mga sheet mask. Ayan, nung naglabas sila nitong mga products na to, bumili na kagad ako. Kaso, sorry ha, hindi ko pa nalabas yung video. Na-shoot ko na yung demo, pero yung intro-outro hindi ko pa nagagawa. So, ayan, medyo madami-dami yung nandito. And eto, meron na ako nung lahat ng variants tong kanilang mga sheet mask. Lahat nitong ani meron na ako. Ayan. Tapos, bumili na ako nito nung nag-launch sila. Kinumpare ko sila dun sa mga sikat na mga soothing gels sa market. At saka, shinare ko din doon kung bakit ko sila favorite. Anyway, so ayan, makikita pa dyan. Nadagdagan pa yung skincare line nila kasi nung naglabas sila, parang wala pala ata sila nitong mga face mist na to. So ayan, meron na sila face mist ngayon. So ayun, mga dumating ngayong araw na ito, I'm very happy na today was a very successful day. Ang dami kong nagawa and I'm just going to end my night by... updating my planner kasi may mga natanggap ako na bagong instructions or emails na mga kailangan ko sagutin or mga deadlines ko within the week. So, i-update ko lang yung planner ko in preparations sa mga gagawin ko tomorrow. But I just wanna thank you guys for joining me today and yung si Liam, busy na siya dun kasi may screen time na siya. Hindi talaga may iwasan na hindi magpa-screen time sa mga bata kasi lalo na naka-quarantine pa rin tayo. Wala sila ibang mapuntahan. So, talagang hinahaya ko na lang siya muna na mag-gadget kasi we have no choice. So, yun lamang po. Thank you for watching this vlog. Hopefully, magkita-kita tayo ulit sa susunod. Bye, everyone!